A reading from the first book of Samuel. When David and Saul approached on David's return after slaying the Philistine, women came out from each of the cities of Israel to meet King Saul, singing and dancing, with tambourines, joyful songs, and sistrums, the women playing and sung. Saul has slain his thousands, and David his 10,000s. Saul was very angry and resentful of the song, for he thought, they give David 10,000s, but only thousands to him, and all that remains for him is the kingship. And from that day on, Saul was jealous of David. Saul discussed his intention of healing David with his son Jonathan and with all his servants. But Saul's son Jonathan, who was very fond of David, told him, my father Saul is trying to kill you. Therefore, please be on your guard tomorrow morning. Get out of sight and remain in hiding. I, however, will go out and stand beside my father in the countryside where you are, and will speak to him about me. If I learn anything, I will let you know. Jonathan then spoke with David, his father's soul, saying to him, let not your majesty sin against his servant David, for he has committed no offense against you, but has helped you very much by his deeds. When he took his life in his hands and slew the Philistine, and the Lord brought about a great victory for all Israel through him. You are glad to see him. Why, then, should you become guilty of shedding innocent blood by killing David without cause? Saul heeded Jonathan's plea and swore, as the Lord lives, he shall not be killed. So Jonathan summoned David and repeated the whole conversation to him. Jonathan then brought David to Saul. David served him as before. The word of the Lord. Peace be to God. Thank you.
Jesus withdrew toward the sea with his disciples. A large number of people followed from Galilee and from Judea. Hearing what he was doing, a large number of people came to him also from Jerusalem, from Idumea, from beyond Jordan, and from the neighborhood of Tyre and Sidon.
He told his disciples to have a boat ready for him because of the crowd, so that they would not crush him. He had cured many, and as a result, those who had diseases were pressing upon him to touch him. And whenever unclean spirits saw him, they would fall down before him and shout, "You are the Son of God." He warned them sternly not to make him known. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ano ang sigaw ng mga devotees ni Santo Niño? Mahina. Ano ang sigaw? Big Senyor. Ano naman ang tawag sa mga devotees ni Santo Niño? Ang tawag sa kanila, Bet Malu. Diba? Kasi kanina, bago ako nag-misa, kinausap ko yung diakono. Sabi ko, you know what? These people here gathered in Basilica, ito yung mga evangelizers. Sometimes, or most of the time, ito yung mga nag-i-inspire, lalo-lalo na sa aming mga pari. Nai-inspire kami sa ginagawa niyo. Nai-inspire kami mag-misa na gawin lang sa aming ministry. Sino tayo dito ang hindi si Bono speaking people? Taas ng kamay. Wala? So lahat kayo mga si Bono. Okay, wala talaga. Meron na meron ako pa dito sa klase, hindi naman si Bono. Bukay. Bulacan, Bulakenyo. And I'm also from Bicol. So I'm not a Cebuano. I am a Bicolano, Oragon. Okay? So I have a codigo here. Pero ang codigo na hawak ko, legal ito. Pero minsan, ang mga codigo na hawak niyo, na mga estudyante na nandito, iligal yan. Ito legal ito. Kaya huwag mo kung magsasabihan pa rin, may codigo ka. Okay, ang oras 5:45. So ang theme, nakalimpesta ngayong taon, ano? Basahin nyo nga. Santo Niño, Inspiration of Renewed Disciples for New Evangelization. Renewed Disciples. Renewal. Pag sinabing renewal, anong ibig sabihin ng renewal? Paano yung i-define ang salitang renewal? I will give you a situation. Ang renewal is like buying a new clothes. Bagong damit. Kapag ang damit bago, masarap isuot. Di ba? Tapos ipag mamayabangsa natin, may bago akong damit. Pero kapag ang damit na to na dumihan, naputikan, anong ginagawa natin? Tinatapon ba natin ang damit? Anong ginagawa? Nilalabhan. That is renewal. Ang damit na dumihan, nilalabhan. That is renewal. How about sa akin? Paano nangyayari ang renewal? The fact that you are here, there's already renewal. May kwento ng isang maglolo. Okay, maglolo ito. So yung lolo, araw-araw nagsisimba dito sa Basilica. Meron siyang apo gaya nyo, estudyante, nag-aaral sa
you see. Okay? So yung lolo na to, araw-araw na sa basilika, nagsisimba. Pero yung apo niya, na nakaaral sa UC, hindi nagsisimba. Minsan, isang linggo, ang sabi ng lolo, apo, tara, punta tayo sa basilika, magsisimba tayo. Ang sabi ng apo, ayoko lolo, wala akong makukuha sa pagsisimba. Sabi ng apo, ikaw lolo, araw-araw nagsisimba ka. You attend the mass every Sunday. Tatanungin kita lolo, ano ang ebanghelyo ng Sunday? Sabi ng lolo, maganda yung ebanghelyo apo, pero hindi ko maalala. At ang sabi pa ng apo, lolo, ano yung homily ng pari? Sabi ng lolo, maganda ang homily ng pari, pero hindi ko maalala ang humili ng pari. At ang sabi ng apo, tingnan mo lolo, araw-araw, linggo-linggo, nagsisimba ka, nakakalimutan mo naman, lagi. Huwag ka na magsimba lolo. Pero hindi doon natapos ang kwento. Ang sabi ng lolo, may papagawa ko sa iyo apo, punta ka sa loob ng bahay. Kunin mo yung plastic doon ng pako, yung madali na plastic, dalhin mo sa akin. Dahil mabait ang bata ito, masunurin, pumunta sa bahay, ginawa ang plastic na madumi. Sabi niya ako, lolo, ito man ang plastic. Pero ako, may papagawa ako sa iyo. Punta ka sa ilog. Pero yung plastic, binutasan ng lolo. Sabi niya, lolo, punta ka sa ilog ako. Punuin mo ng itong plastic na ito ng tubig. Tapos ang sabi niya ako, ay lolo, patas ko. Hindi ko mapupunod ng tubig. Pero sabi ng lolo, sige lang ako, punta ka doon sa ilog. Pumunta ang apo sa ilog, nilog-log ang plastic na madumi. Doon sa ilog, bumalik sa kanya ng lolo. Sa palagay nyo, may tubig ang plastic? May tubig, wala. Wala. Pero ano ang nangyayari sa plastic? Malinis na. Yan ang nangyayari sa atin every time we attend the Holy Mass. May renewal, may paglilinis na nangyayari inside us. The interior renewal. Kaya pagkatapos ng misa na ito, ang tawag sa inyo ay renewed disciples. Pero hindi lang doon dapat ang part natin. Sabi ni San Agustin, God created you without you, but God cannot save you without you. May participation tayo sa renewal na ito. So ano yung renewal na sinasabi? Ano yung part natin sa renewal na process na ito? A renewed disciple listens to God, who is telling us to forgive not only 7 times, but how many? 70 times? 7 times. To love even our enemies, and to pray even to those who persecute us and mock us, and love our neighbor as ourselves, and to love God above all things. A renewed disciple listen to God, who is telling us it is good to have new cell phones, the latest gadgets available, but far more beautiful is to have the one who made the world. Yan ang kahulugan ng renewed disciple. This renewed disciple is not somebody who is perfect. Hindi ito gaya ng kanta ni Ed Sheeran. A renewed disciple, ito yung taong iniwan. Taas na kamay ang lahat ng iniwan dito. Okay, meron. A renewed disciple, ito yung mga taong nasaktan. Taas na kamay ng mga nasaktan. Kunti lang sila.
Ito yung mga taong nagmahal, nasaktan, iniwan, pero nagpatawad, nagmahal pa rin. Ito ang music cycle. Ito yung tao na patuloy na nagkakasala, pero nagsusumikap na magbago. Ito yung mga asawa na ipinagpalit sa iba. Pero patuloy na lumalaban. Ito yung mga disciple. Okay. Itaas rin yung mga tao na iiwan dito. Itaas na kamay. Kunti na pa ang mga iiwan dito. Itaas ang kamay ng mga nasaktan. Sinaktan. Pinaasa. Okay, our new disciple, ito yung mga taong pinaasa, sinaktan, niloko, pero sa susunod, hindi na magpapaloko. Pero hindi ito yung tao na manloloko din, na mananakit din ang iba. Ito yung tao na magmamahal, magpapatawad. Ang tawag sa inyo, renewed disciple. Alam niyo ba ang motto ng mga renewed disciple? Alam niyo hindi? Hindi niyo alam. May dalawang motto. So itong dalawang motto na to, yung motto ng isang renewed disciple at yung motto ng hindi renewed disciple. Ang motto ng mga hindi renewed disciple, ganito ang motto, parang kanta. Yung mga, ito yung mga tao na hihirap ng magmahal, magpatawad sa mga nalakit sa kanila. At ang motto nila ganito lagi araw-araw, bukas na lang kita mamahalin. That's their motto. Yung mga taong nahihirapan magpatawad, magmahal, maka-move on. Ano ang motto nila? Bukas na lang kita mamahalin. Hindi naman uubos ang bukas. Pero ano naman ang motto ng mga taong renewed disciple? Marunong magpatawad, marunong magmahal. Alam niyo kung ano? Ang motto nila ganito, bukas na lang ako magagalit sa iyo. Ngayon, mamahalin muna kita. Magagawa niyo ba yun? Makakaya ba sabihin niya sa tao na nakit sa inyo? Kaya niyo? Itaas ng kamay na kaya sabihin niya sa mga tao na loko at nagpaasa sa kanila. Tutik lang. Hindi pa kayo mag-disciple ko. Dahil kapag nasabi niyo yan sa tao na nakit sa inyo, na loko sa inyo, nagpaasa sa inyo, you are already a renewed disciple of Santo Niño. Dahil sabi sa team, our inspiration is Santo Niño, our Lord. Si Kristo sinaktan, niloko, pinaasa din, pero nagmahal, nagpatawad. Kaya uulitin ko ang tanong, masasabi niyo ba yung motto na yun sa taong nandoto sa inyo? Sa mga may asawa na nandito, kaya mo bang sabihin yun sa asawa mo na nandoto sa'yo? Sasabihin mo, darling, bukas na lang ako magagalit sa'yo. Ngayon, mamahalin muna kita. Masasabi mo ba yun? Mahina talaga. Mahina. Masasabi niyo ba yun? Kung hindi niyo masasabi, huwag na kayo mag-deposyon kay Santo Niño. Huwag na kayo inspirasyon sa Santo Niño. Hindi niyo pa kaya, hindi niyo pala kaya magpatawad. Bakit yung mga kayo inspirasyon sa Santo Niño? Na ang banang ito nagpatawad sa mga tao na away sa kanya. Okay? Hindi niyo pala kaya gawin yun.
huwag na kayo magsimba. Okay? So, yun ang motto ng mga tao, renewed disciple. Tatandaan niyo po ha? Ano ang motto? Bukas na lang ako magagalit sa iyo. Ngayon, mamahalin mo na kita. At marami din ngayon tao na bitter. Sino sa hindi ba bitter? Okay. Hindi naniniwala sa forever. Hindi naniniwala na may pagmamahalan habang buhay. Pero yung tandaan nyo, a renewed disciple. Kung halimbawa, man, wala na siya nakikita pagmamahal sa mundo. Wala na siya nakikita nagpapatawad sa mundo. That's the time that you will decide to love. That's the time that you will decide to forgive. Kung wala na kayo nakikita pagmamahal sa mundo, then you decide to love. Kung hindi na kayo niwala sa forever, then decide, patunayan mo na may forever. Kaya ba gawin ng mga devotees ni Santo Niño? Sigurado. Sigurado. Mahina talaga ang doon sa mga kagayusin dito. Okay. Because the need now, the church now needs you. The church needs renewed disciples for the new evangelization. Ito yung mga tinatawag na Lodi. Mga petmanu, merpa. Kailangan kayo ng simbahan. The church needs renewed disciples who wear jeans and sneakers. The church needs disciples to go to the movies, listen to music, and hang out with friends. The church needs renewed disciples who drink San Miguel beer, Red Horse, Coke, and eat hot dogs and spaghetti, who are internet savvy, who are using Facebook, Twitter, Instagram, at hindi sa lahat, mahilig mag-selfie. The church needs renewed disciples who like movies and teleseries gaya ng probinsyano na Luna Sunday. Who like to dance, music, and sports. The church needs renewed disciples, men and women without vain or cassock, who are willing to live in the world but not of the world. The church needs you. It's one of you, devotees of Santo Niño. Viva! Ang tawag sa inyo ay? Ano ang motto nyo? Sabihin niyo mamaya, patuwin nyo sa taong ng loko sa inyo. We all stand. Lord Jesus is kind and merciful that He answers all our prayers in the way that is best for us. Let us now lift up to Señor Santo Niño de Cebu all our prayer intentions for this novena mass. Let us sing, Señor Santo Niño, receive our petition. Señor Santo Niño, receive our petition. That the church, through its leaders, may take up with courage the burden of constant conversion and renewal. Let us pray to the Lord.
That all who are struck with incurable disease may be strengthened in their faith. Let us pray to the Lord. Senhor Santo Nino, receive our petition. That we may never close our hearts to those in need, but consciously involve ourselves in Christ's work of healing and reconciling. Let us pray to the Lord. That those who care for the sick may never get tired of caring and treating them with personal attention and respect. Let us pray to the Lord. That the healing grace of God may purify those who have died. Let us pray to the Lord. We lift to the Lord all the intentions and prayers offered and the souls prayed for by the pilgrims and devotees of Señor Santo Niño. Let us pray to the Lord. Señor Santo Niño, receive our petition. We pray for peace in our country and in the whole world. Let us pray to the Lord. Señor Santo Niño, receive our petition. God of the living, help us to continue the work of Jesus to bless and to heal, so that we can make His gospel truly goodness to all. We ask this through Christ our Lord. Amen. Oh,
Thank you.
holy, therefore these gifts be prayed, by sending down the Spirit upon them like a people, so they will be come to God, the body and blood, the body and blood, Jesus Christ. At that time he was to pray, and after giving the name to his Father, he took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given for you. In a similar way that supper was ended, he took the chalice and once more to himself, he gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the Blessed Apostles, and all the saints who please you throughout the ages, we may marry to be co-heirs to eternal life, and we praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Thank you.
deliver us, Lord, we pray from every evil. Please be grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all these things, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Behold the Lamb of God. Behold Him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy to share to other women, but I only say the word, and my soul shall be healed. Thank you.
Thank you.
Yes, sir. For as the Lord the Spirit of your love, in your kindness, make those you have nourished by one heavenly bread, one in mind and heart, two hearts, however. Amen. Prayer to San Domingo. O my dear Jesus, you are my King and my God. Because of your love for us, you came down from heaven, born of the Virgin Mary. My heart weeps, for in spite of your goodness, we have committed many sins. Forgive us, O Jesus, for our sin of ingratitude. In return of your goodness, strengthen our will to resist temptation and sin. With your grace, we will be able to fulfill our promises and share with your glory in heaven. O Holy Child Jesus, who is ever good and loving, we kneel before you, our true God. With humility, we implore you to give us your mercy and grant us all the favors we ask of you in this novena, so that we will enjoy the blessings of heaven. Amen. Eighth-day petition. O merciful Jesus, you open the gates of heaven for us through your death and resurrection. We implore you to grant us eternal life after our sojourn here on earth. We ask you this in your holy name. Amen. In the silence of our hearts, let us ask Señor Santo Niño to hear our prayers and grant our petitions in this Eucharistic celebration. Yes, pray. O sweet, merciful Jesus, Señor Santo Niño, the source of all goodness, we kneel before your sacred image, implore you to grant me to deliver us of peace and brotherhood among all men and women. Enlighten the unbelievers and the heathens, so that they may believe you as their spiritual God. Restore the faith of those who have wandered away from you. Lead them back to your fold with repentance in their hearts. Grant also the faithful departed in purgatory the remission of all their sins, so that they will rest in peace forever. I have encouraged and have our faith in you, so that we will serve you faithfully for her. Amen. Palihog, malingkod at may kalikuran. Sa dili pa ang katapusang panalangin, adun na kita'y mga pahibalo o pasalamat. Una, palihog, itinahon nato ang kalimpyo sa Basilica Children's Center o sa palihog niini sa tanang higayon. Ikaduha, sa pagpanggawas unya, hinay-hinay o magpasinsyahay lang o buhay tukuray. Ikatulo, pagbantay-bantay sa inyong mga bag o pitaka araw nilip kini mahikalimutan. O ding bahina sa ngalan sa kanang kaparian Agustino dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, kinasingkasing o painito na itong pasalamatan ang kanang nakatampo sa kalampusan sa atong alasiko inilya sa hapon ng Misa Novena niling kawalong adlaw sa Novenario sa kapistahan sa atong mahal na Señor Santo Niño. Ngatos sa mga mas o pilgrim sponsors, praying communities, glories of the day, ang UCL Choir, tanang volunteers o tanang mga deboto sa Señor Santo Niño na mitambong karon sa kanila o kanatong tanan masipang pagpapasalamat. Kahalipayan usab nato ang mga pari ni konsilibrar ni Misa karon ato silang tagaan sa masipang pagpapahalipay. Regreto usab sa atong mas presider o hominis, siya ang prior o parish priest sa St. Augustine Parish, gubat
source of all diocese, of source of all city. He has the Reverend Father, Will Boy Bracamonte, who is A. May nakitang tapak pahalitay. Iglabaw sa tanan, ngadto sa atong ipasidunggan ni atong celebrasyon karon, ang Batang Jesus, si Senyor Santo Niño, ato siya dayo sa pinakamasipang pakpak. Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Ay, masipang pakpak ng Senyor Santo Niño. Maraming salamat at kalimong umindo para sa katapusan panalangin. Blessing of religious practices. Our help is in the name of the Lord. The Lord be with you. And with your spirit. Let us pray. O God, by whose word all things are made for you, pour out your blessing on these scriptures and grant that anyone who reads them in accordance with your will and your law and with a spirit of thanksgiving may experience by your power that in body and protection in soul as they invoke your most holy name through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Let us go in peace. Thanks be to God.